Pinagpiyestahan ang naging pagsuko ng religious leader na si Pastor Apollo Quibuloy. Pinagtalunan din ng iba't ibang kampo kung sumuko o hinuli si Quibuloy. Iyan at ang iba pang isyung naglabasan sa pagkakadakip kay Quibuloy ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Magandang umaga sa inyong lahat dyan sa studio. Nahuli na nga, o kaya ay nasa kustudiya na ng mga otoridad si Pastor Apollo Quibuloy. Kasi ngayon pinagtatalunan, nagiging contentious yung siya ba ay hinuli at inarrest o siya ay sumurender. So ganun pa man, kahit pa yan ay hinuli o sumurender o sumuko, ang kinatapusan ay nasa kustudiya na ng mga otoridad si Pastor Quibuloy. May mga nagsasabi na importanteng i-distinguish kasi kapag daw sumurender, parang merong moral ascendancy si Pastor. Na parang sabi nga ng kanyang mga taga-suporta ay siya na yung kumusang sumuko dahil ayaw niya nang ilagay sa delikadong katayuan ng kanyang mga supporters. Ayon sa kanya o ayon sa kanyang abogado ay ito ay para mailigtas di amano ang mga ito sa mga lawless na pangyayari doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Medyo pag-usapan natin ang kaunti yun. Ano ba yung sinasabing lawlessness? Lawless ba yung presensya ng mga PNP? Bagamat nagkaroon ng TRO o ang isang korte na sila ay dapat hindi doon ay temporary protection order, ito naman ay binawi ng isang korte. So anong lawless doon? Meron bang pwersa ang pagpasok na walang otorisasyon ng korte? Merong arrest warrant si Pastor Quibuloy. So, paano natin masasabing lawless yung operations? Kaya sumuko na lamang siya para iligtas ang kanyang mga kapanalig. So medyo yung may question mark. At kahit nga yung pagdidistinguish ng surrender at arrest, medyo may nagtatanong. Kasi ako mismo ni-research ko yan eh. Pag sinabi kasi nating surrender, nagsusurrender ka kasama ang iyong abogado sa isang otoridad. So ang tanong ba, si Pastor Quibuloy ba andun ng kanyang abogado nung siya ay sumuko? Ang alam natin ay ang kanyang abogado ay nasa labas. So para makapasok ito sa compound ay tinawag. So ibig sabihin niyan, bakit tinawag? Sapagkat andun na siguro nga yung mga otoridad. Kaya kailangan na andun yung kanyang abogado para samahan siya sa pagsuko. So ang tanong, yung timing, maraming nagdududa. Ano ba talaga? Siya ba talaga ay inaresta at tinawag ang abogado? Hindi natin alam. O kaya siya ba'y sumuko? Una munang tinawag ang abogado bago nagtagpo yung dalawa at hinanap yung pulis o yung otoridad para sumuko. So maraming mga dapat anuhin eh. Kasi doon sa compound, para masabing ikaw ay sumurender, wala yung pulis muna. Yung abogado lang at saka yung sumusuko ang naandun. Tapos humarap sila sa pulis. Yun ang surrender. Pero kapag naman ikaw inaresta, wala yung abogado mo, naandun ka, yung pulis nakita ka, kinuha ka. O kaya pwedeng andun na rin yung abogado, pero nakita ka ng pulis, kinuha ka. So anyway, kaya ako sinasabi to kasi ayaw kasi natin na gamitin itong pangyayaring ito para pabanguhin o linlangin o, you know, lalong guluhin ang malinaw na bagay. Pero bagamat sinabi ko nga, kaya na isumuko o kaya na inarrest, andun na siya sa kustodiya. Pero ang isa pang dapat nating pag-usapan, malinaw na si Pastor Quibuloy na andun sa compound. Doon siya talaga nagtago. So ang nagtanong ngayon ng marami, abi anong ginagawa ng kanyang mga supporters na naandun at parang pinipigilan yung pagpasok ng PNP? Anong ginagawa ng iba nating mga politiko na kung saan para bagang ina, dinidiminish pa ang otoridad ng PNP? Hindi kaya iyon ay isang forma ng obstruction of justice? Nagtatanong lamang po. Gaya ng pagtatanong ng maraming mamamayan. Yan lamang ang aking punto de vista. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio.
Maraming salamat, Professor Contreras.